Dinumog ng samutsaring komento ang opisyal ng custom dahil sa tila daw kinukonsinti di umano ng opisyal na ito ang ginawa ng kanyang nasasakupan. Kaya hindi umano maituwid ang mga maling gawain na pinagagawa ng mga tauhan ng mga taga-custom sa mga pasahero. Dahil sa palagi umanong nakasuporta ang bus nila, kahit alam naman daw na mali ang ginawa. Kaya papaano daw aasinso ang Pilipinas kung may mga ganitong klaseng namumuno sa isang ahensya? Ani sa post ng mga OFWs, napaka-konsintidor ng opisyal ng custom sa Clark International Airport. Alam naman niyang may mali ang kanyang tauhan sa pag-approach sa pasahero. Kaya nagalit at napahiya yun. Dagdagan pa na sabihan kaagad na bawal ang kanyang dala kasi daw 100K yung iPhone. Kaya nagalit. Kayo din ang may pagkukulang mga taga-customs. Sabi niyo, bagong bayani mga OFWs. Bakit pinapahirapan niyo pa? Pwede nyo naman dahan-dahanin sa pagtatanong di yun nagsisinda kayo. Buti nga di yun nahimatay may high blood pa naman. Tapos nagagalit pa kayo kasi nag-video. Buti nga may video para malaman yung pinagagawa ninyo sa mga bagong bayani na umuwi sa Pilipinas. Maximum tolerance tapos parang nanghahamon, sabi sa video ng OFW, narinig niya na nagsabi ang isa na taga-custom na yan ang gusto ko matapang. Doon pa lang wala ng maximum tolerance na sinasabi mo, walang pasensya. Kaya huwag ka na magpalusot, malas nyo lang nahuli ang kalukuhan ninyo. Instead na aasikasuhin nyo ng maayos, lalo nyo lang pinapainit ang ulo ng OFW, sinisindak nyo pa. Alamin mo kasi at panoorin mo ng maayos yung video. Para malaman mo kung paano hinandil ng mga tauhan mo yung isang OFW. I-orient nyo po ng maayos ang mga tauhan nyo sa custom. Kung paano makitungo ng maayos sa mga OFWs. Dahil alam naman po na bilang isang OFW, lagi po kami nahaharas sa airport. Tulad ng nananakawan at kadalasan nababastos ng inyong mga tauhan from custom. Kung obserbahan natin ang video, nagpapanik po ang pasahero kasi syempre pinaghihirapan niya po yan at baka mapunta lang sa wala at yun ang dahilan niya na magalit para lang iproweba na sa kanya yan dahil sa bag niya mismo nang gagaling. Tapos hindi dapat nag-uumpukan ang mga tao niyo sa kanya. Parang kesyo maraming gold or pera na nakita agad-agad, andun sila lahat. Magtalaga kayo ng isang tao lamang na magtatanong. Nagmumukhang buaya po tuloy ang mga tao niyo dyan sa airport. Dalhin nyo yung tao sa isang pribadong lugar, di yun kahit saan lang. Simple lang sana talaga kung naipaliwanag lang ng maayos. Malamang hindi na umabot sa ganito. Pero aminin na natin kasi, yung ibang government personnel, akala mo kung sino kung manita. Lalo na yung Bureau of Custom, yung tipong pag kinausap ka, parang may nagawa ka na kaagad na mali. Kaya kayong mga magbabakasyon, ihanda ang mga cellphone para ma-videohan or ma-record nyo ang mga pinagsasabi nila. May initiatives po talaga ang Port of Clark para dito. The goal of the office really is to make our passenger experience much better. No, mapapilipino man, mapadayuhan na para yun, yung mga ganito na bagay ay ma-prevent po natin. And then we have examiners that are deployed there, both locals din po, no? So that mas madali po na talagang in layman's terms, ini-explain lang po ito sa kanila. Sa lingwahe, sa in a manner that they can easily understand. Para maunawaan nila ito, i-declare nyo lang, wala namang palang hinihingi sa inyo. Mm-hmm. Am I right? Yes. Wala namang hinihingi sa inyo, kailangan mo lang sabihin. Correct. Diba? Diba? Tingnan nyo yung salitang ganun, ang dali-dali naman eh. Ito yung sinasabi ko. Kung ang sinabi niya, ma'am, wala kang babayaran, gusto lang na yung makita. Tama itong sinabi ni OWA Admin Arnel Ignacio. Siguro kung ganito lang sana yung pakikitungo ng mga taga-custom kay kabayan, na para lang sanang barkada o kaibigan na nakiusap at ipinaliwanag yung hinaing nila, natitingnan lang pala sana nila yung mga dala nitong mga cellphone at hindi siya pagbabayarin, hindi na sana umabot sa ganito. Actually, yes, sir, ganun po talaga. O hindi, sir, alam mo yung maniwala kay sa akin. Yung tonong ganun, maiintindihan niya yun. Nakita yung inflection ko, hindi ako mukhang authority. Mukha ako karbarkada mo, parang walang sinisingil. Titingnan lang, hindi mo kasi sinulat eh. Ako, isang sentence lang yun, maiintindihan niya yun. Kasi hindi ko siya mo, kasi alam mo yun, lagi yung may panggagalingan eh. Lagi may panggagalingan yung kwento.
Baon-baon niya yun, mali o tama. Ngayon pagka ito, nag-resemble doon sa kanyang maaring aberrated na kwento, nagtitrigger yan. Oo nga po eh. Lalo na ngayon, napakaraming anomalya sa airport. Mga nakawan lantaran pa, mayroon pang bukas bagahe at kung ano-ano pang mga kalokohan sa airport. Ang masama pa dito, sangkot mismo ang mga personnel sa airport. Imbis na sila sana dapat ang magbabantay para walang manakawan. Sila pa itong pasimuno na gumawa ng mga kahayupan sa loob ng paliparan. Kaya yung mga OFWs na nakapanood ng mga balita patungkol dito sa mga anomalya sa loob ng airport, magagalit talaga sila at iisipin na baka mabiktima sila, kaya ganoon na lang ang kanilang reaksyon. Fortunately, they operate from a place of bias and we understand this na parang wala nang tamang magawa or ginagawa ang Bureau of Customs. So, kaya po, maximum tolerance kaya po talaga. Kaya sinabi niya sa akin ni Commissioner Mike, sabi niya sa akin, tulungan mo naman kami rito kasi nga lagi kami namumura. Kasi ako, kami din, we have our share of attacks like that. And then, we're always worried, paano ba kakausapin itong mga ito? No? And again, I would reiterate that from our side, we will be your partner. Thank you. Para ito na paliwanag. Sisimulan namin. So talaga mo, yun lang naman pala yun, hindi ba? Imagine mo, yun lang pala. Gusto lang tignan, wala kang babayaran. Kaya sa mga kababayan ko na pauwi sa Pilipinas, malinaw na ngayon na hindi itatax ang mga pasalubong at mga gamit na gusto nyo iuwi sa Pilipinas. Basta kailangan nyo lang ilagay sa custom declaration form na ikaw ay isang OFW. Siguraduhin nyo po na yan ang ma-check ninyo para pasok kayo sa pribilehiyo na para sa mga OFWs at para maiwasan nyo na rin po ang ganitong sitwasyon para di po kayo maabala pagdating dito sa paliparan sa Pilipinas. Wala kayo sa akin. Yung tonong ganun, maiintindihan niya yun. Nakita niyo yung inflection ko? Hindi ako mukhang authority. Mukha ako karbarkada mo, parang walang sinisingil. Titingnan lang. Hindi mo kasi sinulat eh. Ako, isang sentence lang yun, maiintindihan niya yun. Kasi hindi ko siya mo... Kasi ano yun, lagi yung may panggagalingan eh. Lagi may panggagalingan yung kwento. Baon-baon niya yun, mali o tama. Ngayon pagka ito, nag-resemble doon sa kanyang maaring aberrated na kwento, nagtitrigger yan. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.